You will reach your destination after 300 meters. Did I check again? Oh, I stopped it. Yeah, did I check back? Hello guys, ayan, share ko lang ang holiday namin sa Switzerland noong August 2020 pa ito. Ayan. At ayan nga, dito nga kami bumaba sa Zurich Airport. Ayan kami sa Duty Free. And nag-rent kami ng car para makaikot kami sa lugar na pupuntahan namin. Ayan. And nag-stay kami sa Holiday Inn Express sa Luzerne. Second day na namin. And nandito kami sa train station. I-explore namin ang Luzerne. And ang sabi sa amin sa hotel, ang public transport dito sa Luzerne ay libre pagka turista ka. Basta pagka may nag-check down ng ticket, pakita lang namin ang aming pagka check-in sa hotel. And libre ng transportation. And public transportation. And nandito na nga kami sa pinaka town center ng Luzerne. Lakad-lakad lang muna kami. Picture-picture. And puntahan ng mga magagandang lugar kung saan pwede magpa-picture pa. Ayan. And guys, alam niyo sa napansin ko dito sa Switzerland, napakalinis ng kapaligiran niya. Wala kang makikita ng mga nagkalat na basura. Ayan, ang ilog nila napakalinis. And kung mapapansin niyo, isa sa public transport nila yun ang tram. Pinapagana ng electricity. And ayan guys, papunta kami sa lugar na kung saan dinadayo dito, ang Chapel Bridge of Luzerne. Ayan. Ayan siya. Ayan, kung makikita nyo ang ilog nila, napakalinaw ng tubig. Kita mo ang lumot sa ilalim. Napakalinis ng Switzerland. And may nadaanan din kaming charts. Ayan, pumasok kami sa loob para makita namin ang itsura ng charts nila dito sa Switzerland, sa Luzerne.
yun, sa side na yun, doon kami galing kanina, sa Chapel Bridge. Ay, nandito kami sa kabilang side naman na yun. And dahil libre nga ang train dito sa Luzerne, sumakay uli kami at nakarating kami ng Mount Pilatus. And nakita ko nga rito sa vending machine nila. Ayan, ang iced tea, cannabis flavor. Pero hindi ko naman siya tinikman. Ayan, ang third day na kami. Papunta na kami dyan sa Lauterbrunnen Village. Ayan, yan ang view. Makikita mo, on the way kami sa village na pupuntahan namin. And ayan nga, eto na kami ngayon sa Lauterbrunnen. Napakaganda ng village na to, guys. Ayan. Dati sa picture at sa movie lang nakikita namin ng ganitong scenery. Napakaganda ng Switzerland talaga. Makikita nyo ang bundok nila. Sa taas may mga snow. Pero sa baba naman, sa okay ang weather nila. Ayan. Ayan, hinahanap namin dyan ang hotel namin. At ayun nga, papalapit kami. Tanaw na tanaw mo ang napakagandang waterfalls ng Lauterbrunnen. And kung mapapansin nyo, guys, ang establishment dito sa Lauterbrunnen, halos pare-pareha siya. Mga made of wood, parang gano'n ang dating niya, mga hotel siya, mga accommodations. You have reached your destination. Ayun, Oberland. At nakapag-park nga ako nang medyo malayo sa hotel kung saan kami tutuloy. Kaya naglalag kami medyo pabalik sa hotel namin. And ayan, sa hotel namin mayroong maliit na balcony. Ito mo yung walls. Ayan. Ayan, after namin mag-lunch, ayan, naglakad kami papunta sa mismong waterfalls para makalapit kami. At mayroong daan pa paakyat. Ayan, guys, akitin namin ang waterfalls. Ayan, ayan, kung makikita nyo nga, nasa halos kalahatian kami ng waterfalls. Kaya tanaw namin ng village sa baba. Makikita nyo, nasa tabi namin ng tubig ng waterfalls. At habang medyo maaga pa nga, nagpunta na kami sa katabing village. Malapit lang na village sa Lauterbrunnen, ang Grindelwald. Ayan, nakita nyo parang postcard ang background namin sa picture. And sumakay din kami ng cable car papanik sa bundok ng Grindelwald nang makita namin ang view. Sadyang napakaganda talaga ng view dito sa Grindelwald, Switzerland. Ayan, guys, oh, tingnan nyo. Napakaganda talaga.
And syempre, pagdating sa taas, ayan, picture-picture uli kami. Ayan, hapon na, umuwi na kami sa hotel uli namin. At hindi namin pinalampas syempre ang mag-pub, minum ng beer. Ayan, guys. And exactly on this yacht, you will find the top of Europe. Top of Europe, though the name you maybe heard about it, top of Europe is the highest train station of Europe, located at 3,454 meters.